Gagawa tayo ng no oven na choco German bread. Oh, sinong na-miss to? Aminin, marami sa atin ang hindi na nakakakain nito. 'Di ba napaka-nostalgic niya dahil nung bata pa tayo ay present sa lahat ng bakery ang tinapay na ito. Kaya ngayon, eto ang gawin natin. Ayan. Oh. Ayan, eto ang ating mga sangkap. And syempre, kailangan natin ng cocoa powder para sa ating palaman. At eto ang mahiwagan nating improvised oven, ang ating kaldero. Again, pwedeng gumamit ng mas maliit na kaldero, yung ganitong size, kung wala kayong malaki. Actually, eto yung ginagamit ko na kaldero before. Pero eto kasi, mas marami yung ilalagay ko. So, ayan, gawin na natin. Ayan, so unahin natin yung ating palaman. So, meron tayo dito ang all-purpose flour. Lagyan natin ng cocoa powder. Ito ay unsweetened. Brown sugar, pwedeng white sugar. Konting asin. Mix na muna natin to. Then, malagay tayo ng margarine. Or margarine. And then, water. Tapos ay, i-mix natin ito na mabuti until ma-incorporate lahat ng ating mga sangkap. So ayan, eto na siya. So ang next na gagawin natin ay simulan na natin gawin yung ating bread dough. Okay, para sa tinapay natin, meron tayong all-purpose flour. Lagyan natin ng instant dry yeast, white sugar, konting asin. Mix na muna natin yan. Ayan, sunod naman ay maglagay tayo ng ating itlog, gatas, ang ating melted na margarine. Okay, mix na muna natin yan. Ayan, na-mix na natin ito. So, pwede na natin siyang masahin by hand or sa mixer. Mamasahin ito until maging smooth at elastic yung ating dough. So, hindi ko siya mamasahin by hand dahil masakit yung aking kamay. Mas madali kapag mixer. Ayan. And then, mix na natin yan. And ayan, eto na siya. Okay. Ayan. So, kung para malaman kung okay na yung dough natin, kuha tayo ng konti. Tapos, stretch natin siya. Ayan, dahan-dahan na yung pag-stretch. Ayan, so, oh. So, hindi na siya nabutas. Para siyang translucent. Ayan, okay na yung dough natin. So, bilugin lang natin yung ating dough at i-divide natin into 10 equal parts. At yung palaman din natin ay i-divide natin into 10 equal parts. Okay, so nabilog ko na yung mga hinati natin na dough. Ngayon naman ay i-flatten natin siya ng pahaba. And then ipatong natin yung ating palaman. I-semi-wrap natin. Tapos ay i-flatten natin to. Okay, next ay i-roll natin. And then, i-pinch natin ito para hindi bumuka. Next naman ay gagawa natin ng slit. And then, ilagay natin sa pan or tray na lightly grease. And eto na sila. Yung iba ay nilagay ko sa ibang tray dahil hindi na kasya. So, takpan na muna natin ito at i-rest natin for 2 hours.
And after 2 hours, eto na sila. So ngayon ay mag-egg wash tayo. So eto ay combination lang ng itlog at gatas. Ipahid lang natin ito sa ating mga tinapay. Okay, so pwede na nating isalang. So eto yung ating improvised na oven, ang ating kaldero. So naglagay lang ako ng metal na mapapatungan sa loob. Tapos ay takpan natin ito at lutuin natin for 25 minutes over medium heat. Medium heat dahil malaki ang kaldero, pero kung maliit ay low heat lang. And eto na po siya. Kung hindi ganito ka-brown ang tinapay, ay pwede kayong mag-extend ng cooking time. Ayan, so eto na sila, malamig na. Nako, tumaba yung ating mga tinapay dahil hindi ko napansin, parang may malakas ata na hangin na nawala yung apoy. Tapos siguro, yun nga, naging warm yung ating kaldero. Ayun, tumubo pa siya. So ayan, lumaki siya. Compare dito, ito yung niluto ko sa turbo broiler dahil hindi nakasya dito sa ating kaldero na batch. Ayan. So, compare mo yung dalawa. Laki talaga niya. Okay, tanggalin natin. Ayan. So, ito yung bottom niya. Oh, ang ganda, no? Ang taba lang niya. Okay, next ay magpahid tayo ng margarine or margarine. Tapos ay budburan natin ng white sugar. At ayan, eto na ang ating no oven na choco German bread. Okay, ayan, tikman na natin. So, eto na yung tikman natin. Ayan. Oh. Ang lambot talaga ng tinapay natin. And lasang lasa yung palaman. Pero parang gusto ko pa magdagdag ng konting margarine and asukal. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa matamis. Okay. Etong ginawa natin ay napaka nostalgic niya, di ba? Kasi present ito sa mga bakery ng mga kabataan natin. Hindi ko lang alam kung lahat ba ngayon ng bakery ay meron pa rin nagbebenta ng choco German bread. Kasi noon talaga, kapag pumupunta ako ng bakery, meron to. And, yun nga, yung ibang topping na ginagawa na dito ay streusels. Yun. So, pwedeng ganun yung gawin nyo. Pero eto, okay na sa akin na margarine and sugar lang. Ang lambot. Alam niyo, masarap ito na pang merienda, mga 3 o'clock, ganun, tapos may soft drinks na pear, ay. Or orange juice. Sobrang tagal ko nang hindi nakakain ito. Sobrang tagal na talaga. Siguro nung ano pa, teenager, hindi din. Parang grade school. Parang ganun. So, for how many years? Hello, choco German bread. Oh my God, ang sarap talaga ng tinapay natin kasi malambot. So, yun masasabi ko talaga, yung tinapay natin malambot. At yung palaman naman natin ay nandun siya sa ano, hindi siya sweet side. Halatang halata mo yung dark na flavor ng cocoa powder natin. Which is, gano'n naman talaga ang choco na German bread. And eto ay malalaki. So, pwede na gawin yung mas maliliit. Siguro, i-cut nyo ng mga 12 equal parts. And noon, eto, mabibili mo ng 1 peso or 2 pesos, no?
Ngayon, 5 pesos ba? Ganito kalaki, 5 pesos ba? Siguro hindi na. Siguro na sa mga 7. Laki siya eh. And, pwede din na ibang palaman, no? So, hindi na yun choco German bread. Kagaya kung gusto mo ube, pwede din. So, ayan, kung na-miss nyo to, gawin nyo na sa bahay. Napaka-simple lang, kahit walang oven, kayang-kaya. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!